Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa isang lugar kung saan tayo ay naimbitahan para i-detect yung old coconut tree na nagsanga. Ito yung Y-shaped old coconut tree na minsan karamihan ito noong World War II ay ginagamit na marker for treasures. Ginagamit ang mga nagsangang litrang wine ng mga Coco Old Tree ng mga Hapon noong World War II na isa sa mga markers ng kanilang deposit. Karamihan ng mga ibinaon under or in front or likod ng mga marker na ito ay tinatawag natin na small deposit. Okay, kaya ngayon kami ay binabaybay namin itong creek. At dito pa lang sa creek may napansin si Pendulum Man na mga hexagonal shape rocks na nag-point paitaas. Okay, yung maganda nito, yung nagsangang old coco tree ay naroon sa bandang itaas nitong bundok. Atin muna lasapin ang sarap ng tubig ng nature. Yan ang isang wonderful things in nature na libre. The best thing in life is for free. Kapag mga libre tulad ng hangin, libre yan, tubig sa creek ay libre. That is the best thing in life. Pero hindi natin alam na the best thing yan, kasi laging natin nakikita. Pero kapag nawala ang tubig, yan natin malaman na yan pala ay precious as gold. Okay, ang site kapag merong creek na ganito, na magandang creek na kahit summer ay hindi nawawala yung tubig, yan ang mga creek na legit lagyan ng treasures. Okay, yan yung sinabi kong mga hexagonal rocks. Papunta yan sa itaas, ang turo niyan. Okay, at itong site na ito, kompleto siya. Meron siyang creek. Isa yan sa mga triangulation ng pagmarka. At sa unahan nito ay merong old acacia tree na nagsanga na. Kaya yung tubo niya na sanga na, na bata pa ay maliit pa. Pero yung original na puno ay putol na. Yun ang unang nakita ko, yung acacia tree. Dito yan banda. Ang kwento nito ay nasa dalawang grupo na daw ang nagawi dito, napadpad na mga treasure hunters na taga ibang malayong lugar na mga treasure hunters. At hinanap itong nagsangang coco tree kasi marker daw for treasures. Kaya ang ginawa ng may-ari dito ay pinaputol niya yung old coco tree na nagsanga para hindi na makita pa ng mga nagnininja or pumupunta diyan ng mga treasure hunters. Walay dako din na bato kantoon sa manto. Okay, so ito na yung old acacia tree. Bakit to? Merong perfect triangulation dito. Malaman mo na ginamit siya na marker kapag magkapareho ang distansya ng triangulation. Sa unahan yan ay mayroong bato na parang upuan ng marka, ang pagkahugis. At naka-triangle din dito ang nagsangang coco tree, pero pinutol na nga, kaya hindi natin nakita. Ito na lang ang makikita natin, itong dalawa. Yes, man. The old acacia tree, yan ay maliit kasi yan ay sanga. Yung original na puno niya ay naputol. Pero makikita pa natin diyan sa bandang likuran na putol na talaga siya. Okay, kaya ito yung example ng perfect triangulation of markers. Ayun yung bato. Nag-iisang bato lang sa lugar na yan, kaya pwedeng marker nga siya. To the max. Kasi ang ginawa ng Hapon, para hindi sila maguluhan pagbalik, ay tinanggal nila, tinapon, ginulong palayo yung iba pang bato. Parang may iwan dyan ay isang bato na lang na talagang marker nila. Kasi kung maraming bato ang nandyan, yan ang magulo. O kahit Hapon na hindi
hindi makikita yung kanilang batong marker kung maraming bato dyan na magkapareho ang laki. Pero ito talagang siya lang nag-isa kaya maganda. At ang sukat niyan ay perfect triangle equilateral doon sa nagsangang Cuckoo tree na pinutol na nga. Ngayon, maraming ganyan na kahoy na abnormal in nature. Meron pang ang tatlong sanga dyan, merong anim na nagsasanga-sanga. Pero malalaman mo kung marker yan, ito yung una. Tingnan ang edad. At kapag nasa 100 years old na yan, centennial na, or 100 plus, yan ay kandidato na marker for treasures. Now, pangalawa, na titingnan nyo kapag gusto nyo magiging malaman na legit. Ayan, magandang marker yan. Tingnan nyo. Yan yung countersign ng acacia tree. Sa itaas, ayan, merong sign dyan, no? So, pwedeng dyan sa harapan niya or under. Okay. So, ayan, meron na tayong marker dyan. Countersign. Yan ay, palagay ko man, made na butas yan. Okay, so yan ang pangalawa, ang paghanap ng countersign ng old acacia tree, kung merong old acacia tree. And then, pangatlo ay sukatin nyo kung ang triangulation ay equilateral, ibig sabihin sinadya na yan. Kasi maraming triangulation sa nature, pero magkakaiba ang distansya ng bawat side ng triangle. Halimbawa, bato papuntang nagsangang niyog. So, ibig sabihin, ang nagsangang niyog, sukatin nyo rin doon sa akasya. At akasya, sukatin nyo rin papunta dito sa bato na ito. Ngayon, kung magkapareho talaga, ang sukat nila, perfect na equilateral or equal distance triangle. Ngayon, yan na ang nagsasabi na marker na talaga yan. Lalo na yung bato ay mayroong malaking butas na parang paa. Dito banda yung pinutol na kahoy yan. Ngayon, meron akong kahit walang detector. Sa tagal-tagal ko na pag-treasure hunt, ay meron akong nakita ng ganyang mga site na na-recover. At nakikita kong saan, nakita ko mismo kung saan kinuha. Saan banda ang item sa ganitong triangulation. Okay, so meron akong ipapakita sa inyo sandali. Pwede na ara sa ubos ni. Alright, so ito na yung site mga katiyat. So narito, ito. Ito yung old acacia tree. Ayan, makikita pa yung malaking butas sa naputong puno ng akasya. At itong dito, yan ay sanga na lamang yan, kaya maliit siya. Okay, ito si Invisible, nakikita na. Ngayon, sa unahan nito, estimated na 20 meters, ay narito yung bato na meron siyang butas na ganyan na parang paa. At dito naman, dito na banda, ito yung nagsangang Cuckoo tree na pinutol na. So, lagyan natin ng nagsanga. Ayan, sanga siya na Cuckoo tree. At ang distansya naman yan ay perfect na 20 by 20 meters. Ngayon, paano nga ba hanapin ang item sa ganito kahit wala kayong detector? Okay, una ay pwede kasing merong dalawang item na nandyan. Una ay dito sa bato na ito na may butas. Okay, kung saan nakaharap ang butas, doon na side hukayin. Lalo na kapag ang butas na yan, ito, nakaharap yan sa east. Kung yan ay nakaharap sa east, perfect na bandang east ang hukay sa kanya. Sa gilid niya lang, sa harap. Pangalawa na paghanap dito ay mismo sa front ng dito ng nagsangang punong niyog, which is naka-align yan dyan sa acacia tree na old. At ang pangatlong paghanap,
kung wala diyan sa wala dito sa front ng nagsangang kahoy, so dahil triangulation yan ay pwedeng dito lamang sa gitna. So meron lang tayong tatlong test dig. Dito sa amin, itong site na to, dinetect namin itong acacia, zero detection siya. Itong bato ay dinetect din natin zero kanina, wala. Ngayon, dito lang talaga ang positive, ito na portion. Okay, kaya good luck sa ating mga katiets dyan. Ang amin dito ay pag-remap lamang at hindi ako kasama dyan sa pagkukay. Pati ang team ko ay hindi kasama. Okay, yung may ari lang yan ang pwedeng magukay dyan. Okay, patuloy tayo. So, kahit wala tayong mga detectors, mga katiyats, kapag naniwala kayo sa inyong instinct, sa inyong third eye na sinasabi, at sa inyong makinig kayo sa may mga eksperyensya sa ganyan, kung paano nakuha nila, kahit mga kwento ng inyong mga lulu at mga inyong ama or mga kaibigan na matanda, meron silang mga kwento kung paano nakuha yung mga treasure noon. Kaya yan ang aking mga reference, yung ganyan, mga record kung paano nakuha. Kasi kahit wala kang detectors, ay pwede kang makakuha ng ganyan. Kapag alam mo yung mga marker kung saan banda hukain, kung anong klase, at lalo na kung kapareho talaga sa mga markers na nakita nyo. Kaya ang pag-treasure hunt ay by experience din yan. Kung ikay umabot na ng 10 years to 20 years sa treasure hunting, marami ka nang matutunan, lalo na meron kang mga kasamang mga talagang treasure hunter din na matagal na, ay madagdagan yung kaalaman mo. Kasi meron kayong makikita talaga ng mga recovered treasure sa mga lugar na puntahan nyo at malaman nyo kung paano nila nakuha yon. Kaya meron na kaagad kayong reference. Ngayon kung bago pa lang kayo ay wala talaga kayong idea kung saan mag-umpisa, kaya nag-rely kayo sa mga gamit. Kaya bilib na bilib kayo sa mga gamit. Okay, ako dito tinuro ko lang dalawang portion. Isa yung nag-detect. Pero kanina tinuro ko lang yun, hindi pa kami nag-detect dito, ngayon lang. Ngayon, kuha ko yung isa, yung dito sa tinatayuan ko. Tinuro ko yan na dyan mismo sa harapan na naka-align siya doon sa acacia. Kaya totoo ang mga markers. Sabi nga ni Kailmo. Okay, maraming nagkamali na ako, si Kailmo. Si Kailmo yan ay kabats pa yan ng father ko. Oh, kaya yung mga ano ni Kailmo, mga ano niya, yung paraan, mga analysis ay halos kapare-pareho ng sa akin kasi ang sila yung kabats ng father ko. Kaya pare-pareho ang kanilang mga estilo noon sa paghanap ng ganyan. Okay, ito si Invisible Man. Sa kanyang locator at jack wand. Pangdagdag na yan sa detection din. Tatlong detectors, magtatlong tao, tatlong treasure hunters, ay pwede na yan. Kapag meron talagang nakabaon, siyempre dyan yan iikot yung mga gamit na yan. Kaya mas maganda kung sa vlog pa yung collabs, meron kayong collaboration. Katulad ko noon, nag-iisa lang ako, natatakot ako sa bundok. Kasi nag-iisa lang ako ngayon, tatlo na kami, minsan apat. So hindi na ako natatakot kasi marami na kami. Wala na sa yung magplano ng masama kasi marami kayo. Kung ikaw lang talaga ang Panginoon lang noon ang ano ko, protection. Naalala ko palagi yung sa revelation na
versikulo. Yung God is my strength. At saka yung isa, yung in the valley of death, I will fear no evil. Yung ganyan. Sa Salmo. Kaya maganda talaga meron kayong mga kasama sa bundok. Lalo na kapag may mga ahas, ganyan, delikado yan. Kapag nagagat kayo, ay walang tutulong kapag nag-iisa. Kaya huwag mag-treasure hunt ng nag-iisa. Nasubukan ko na yan, delikado talaga, at lagi kayong kinakabahan. Lalo na kapag papasok ka ng kuweba, 90% na dyan ang buhay mo na delikado kapag nagagat ka dyan ng ahas. Marami pa naman sa atin ang sa lugar natin itong Philippine cobra na tinatawag na banakon. Kaya napakadelikado ng lugar natin, mga ka-TH. So ito na, nilayout na namin yung digging spot. At dito, sila na lang ng mga kaibigan natin dyan ang maghukay. At kami ay, after dito ay uuwi na siyempre. Okay, pero yung sabi ko kanina, i-detect muna natin yung bato doon na parang upuan. Gamit yung ating detector na mayroong target ID, malalaman natin kung may laman siya na gold. Or kapag iron lang yung tutunog, so minerals lang. Kapag gold or silver, ibig sabihin precious metal ang nasa loob ng bato. Kaya ito matatapos na itong layout. Okay, using Jap 1 ay malalaman yung kanto nito. Okay. So ayan, meron ng sukat na ng hukain na butas. Okay, ito na yung upuan na bato. Detect na natin to para mawala na ang isip-isip natin na mayroong laman yan. Itong detector na ito, maganda talaga to sa lahat ng detector. Madaling gamitin. Mag-blink yung kung anumang na-detect mo. Ngayon, ang problema ay ang kanyang detection ay 2 feet lamang. Kaya ginagamit ko lang yan sa pinaginalaan na treasure inside the rock. Kasi ang kapal naman ng patch sa mga ganyan ay nasa isang dangkal lang. So nasa 6 inches ang patch ng simento kapag treasure inside the rock. Kaya ma-detect siya kasi 2 feet ang ma-detect niyan. Kaya kung bibili kayo ng ganyan, mura lang yan sa Bourbon Electronica. Nasa 12,000 na lang yata ngayon. 12,000 pesos. Mura na yan. Itong akin noon, bili ko nito 20,000 pa. Matagal na yan. At yan ang pinakaunang pinalabas ng Mine Lab. Okay. Kaya kung bibili kayo, Bourbon Electronica, tawagan nyo si Roniel Bourbon. 0975-6675-030. Sabihin nyo akong nag-recommend para automatic na meron kayong discount. Okay, so time for the penduluman. Siya na naman ngayon. Okay, ipadetect ko yung acacia tree. Baka mag-detect yun. Ito, merong simento dyan. Yan daw ay ano, ginamit na reservoir ng tubig. Kaya kung hindi mo alam kung ano yan, mabasagin mo yan. Siyempre, simento yan. At nakatakip siya. Kaya mag-inala ka na baka ano to, treasure vault. Pero tubig ang laman yan. Okay, so time for the pendulum man. Tingnan natin kung mag-detect itong acacia tree. So, eto si pendulum man, 20 meters away. Yan. Kitang-kita pa rin yung swing ng kanyang pendulum.
ay papunta dito sa akin, which is narito ako nakatayo ngayon sa nagsangang niyog na naputol na. Okay, ayan. At pati ang likod niyan, i-detect natin, ipalitik natin ang likod kung merong detection doon. Ayan, dinetect niya yung malaking butas, baka merong treasure under the tree. Kanina, dinetect ko na yan, hindi ko lang pinakita ng metal detector ay wala siyang detection. Yun, yung nagsangang kahoy, ito yung bato na may butas na malaki. Kaya perfect triangulation siya. Nasa creek na si The Pendulum, baka may item din doon sa creek. Pero ang swing ng pendulum ay papunta pa rin sa nagsangang puno ng niyog na old tree. Okay, so magandang treasure site mga katiyas. Nandyan ang mga elemento, creek, ahoy, bato at triangulation. At kami magpaalam na, good luck sa inyong lahat. Paalam.